Hello, Ninang. Opo, pauwi na rin po ako. Kayo po, ready na po kayo? Eto na, mag-uumpisa pa lang kami. Ewan ko ba naman kasi dyan sa Tito Michael mo? Nung naisip na mag-propose dyan sa nanay mo, gusto agad-agad. Siyempre, ganun po talaga kapag in love. E, di ba nga kayo po ni Tito Cromwell, madalian din po yung naging kasal ninyo. Ay, naku nak, yung ninong mo, pinikot lang ako niyan, no? Hoy, nakaw, Annalyn, huwag kang maniniwala dyan. Pinikot? Nandun pala kami sa simbahan eh. Siya may hawak ng pambambu habang kinakasal kami. Isang malaking kasanungalingan yan, anak-anak ko. Alam ba kung bakit? Aba, hindi pa nga siya tinatanong eh. Idol na ng idol. O, diba? Di in-love na in-love sa ninang mo. Naku, mas malaking kasanungalingan yan, Annalyn. Alam mo bang, nasa bridal car pa lang kami. Gusto na honeymoon. Hoy, sinungaling ka. Hindi totoo yan. Dahil wala tayong bridal car. Dahil diba, sa West tayo kinasal? Ano ka ba? Sa West ba? Ay, ako, Annalyn! Pagsabihan mo itong dalawang to, ha? At kanina pa, kuda ng kuda. Imbis sa tumulong dito. Aba, kailangan matapos namin ito bago dumating ang nanay mo. Walang ginawa ko ni magdadaldal. Ang babagal! Eto na, nak, sige na. Mamaya na lang tayo ulit mag-usap, ha? Kasi alam mo naman tong lola mo, baka maghuramentado at magulpi pa kami. O siya, mag-iingat kayo pa uwi, ha? Ingat kayo. Okay, bye. Doktora Santos! Dok? Aba, mukhang may date tayo ngayon, ah. Date? Ako? Wala akong ka-date, no? Wala mo nasabi yan. Well, iba kasi aura mo ngayon. Blooming. Ako? Blooming? Hindi naman. Tsaka wala akong ka-date. Meron lang kasi yung special occasion na mangyayari mamaya sa bahay. Anong occasion? Basta, life-changing tsaka happy yung moment. Kaya yan, napalipstick na onte. Sana all may happy moments na mangyayari. May hugot yung dok, ah. Siguro nag-away kay ni Zoe, no? Uy, pero thank you, dok, ah, kasi ikaw na inaaway ni Zoe ngayon. Hindi na ako. Dati lagi ako, eh. Hey, thanks, dok. I needed that. At yan ang gusto ko sa'yo. Kahit gaano pa ako kalungkot, kayang-kaya mo akong pangitin. O sige, mauna na ako. Ingat! Annalyn, boyfriend yun ni Zoe! Ka lang nung Michael na yun bago ka pa makalapit kay Lynette. Pare, wala akong pakialam. Ito lang yung chance para makausap ko si Lynette. Ano ba plano mo kapag nakausap mo si Lynette, ha? Ikaw magpo-propose sa kanya? Lynette. Excuse me. Sige, pare, mauna ka na. Lynette! Ano na naman? Ituloy naman natin yung pag-uusap natin. O tapos ano? Pag nakita mo na naman yung asawa mo, iiwasan mo na naman ako. Lynette, this is important. Ano mo, RJ? Ihing-ihina ako. Mas importante to kesa sa sasabihin mo. Robert, ano ginagawa mo dito sa CR ng mga babae? Ang babae pala to? I didn't realize that. Oh, to. Preoccupied kasi yung mind ko sa isang case. Medyo lutang lang. I'm sorry for any inconvenience I may have caused. I'm sorry. Katie, mabuti nandito ka. Alam mo ba kung nagkita kanina si Lynette at si Dr. Tanyang? Ninang, not to my knowledge po. Pero alam mo na nandito yung mother ni Annalyn? Yes po. Dahil bisita siya ng transplant patient ko. Alam mo naman pala, ba't di mo sinasabi sa akin? Ang kinagawa mo? Tinitingnan ko po ang kontrata ko. Chine-check ko kung part ng job description ko ang mag-report sa inyo tungkol sa nanay ni Dr. Santos. Katie, ah.
pare, nakita mo na pala paalis si Lynette kanina sa ospital. Hindi mo sinabi sa akin. Pare, para ano? Para pigilan siya magpakasal kay Michael? Oo. Hindi talaga siya dapat magpakasal dun. And then what? Sasabihin mo kay Lynette, ikaw na lang. Pare, she can't wait forever. Just let her go. Tutang nagkabalikan na naman kayo ni Moira eh. Katawan ko lang umuwi kay Moira. Pero my heart's home is still with Lynette. Kaya hindi talaga ako makakapayag na magpakasal siya doon. Oh, Annalyn! Anong ginagawa mo dyan? Teka, Tito Michael mo, nandito pala? Saan tayo pupunta? Ano bang meron dito? Bakit tayo pumupunta dito sa... Michael, anong meron? Bakit kayo nandito? Dekorasyon. Looks like we're too late, pare. No. Mukhang hindi pa sinagot ni Lynette si Michael. Pare. Gulo kapag sumugod ka doon. Let Lynette decide. If she still has feelings for you, hindi naman niyang papayag magpakasal kay Michael eh. Wala na ako ibang pinangarap. Kundi bumuo ng isang pamilya. Kasama ka. Tsaka si Annalyn. Kaya... sa harapan ng pamilya mo. At ang mga kaibigan natin. Will you marry me?